Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Aries. Ito na mensahe ninyo, the Sun Energy. Walang kasing ganda ang energy na to. This is very a positive energy, no? Napaka-uplifting, napaka-enthusiastic ng energy na to, napakaganda, no? Positive changes ang hatid ng the Sun energy sa buhay ninyo, Aries. Mabalutin kayo dito ng liwanag, katulad na nakikita ninyo sa card, sobrang liwanag, sobrang vibrant, yun din ang makikita ninyo sa buhay ninyo, no? You're going to be wrapped in light, no? At yung mga liwanag na yan, tatanggalin niya, no? Ika-cut through niya yung darkness, na kung ano man ang darkness na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, no? Babalutin niya ng liwanag ng sun. Kaya ibig sabihin yan, kung meron kayong mga problema, kung meron mga kayong pinagdadaan ng medyo may discomfort na dinudulot sa inyo, you know, that is going to change for the better. Maaring totally mag-heal na kung ano man ang sitwasyon na yan, totally magamot na, maalis na, masolusyonan na ang mga problema, no? This is very very beautiful energy kasi maraming pagbabago ang idudulot nito sa buhay ninyo, no? Magiging masaya lang kayo in the end. You're going to be feeling light, feeling vibrant, no? And even yung mga yung physical strength ninyo, kung meron kayong mga iniindang sakit, you might start feeling ano na, that your physical strength is getting back, no? Or ano, yung vitality ninyo, no? Mararamdaman ninyong merong sigla, no? Kayo sa ngayon. So this is really beautiful, beautiful kasi magiging masaya lang kayo dito, no? You're going to be joyful, happy, successful, no? Yung ganon, maraming opportunity din ang parating dito sa inyo, Aries, no? Na magdudulot ng iba yung saya. What else? We have Seven of Cups. Ayan, speaking of opportunities, this is multiple opportunities coming in sa buhay ninyo, no? Maaaring mag-ano kayo dito, mini-mini-mo kayo dito sa dami siguro ng opportunities na maaaring dumating. It could be in any area of life na mga opportunities na to, but definitely meron kayo ditong pagpipilian, meron kayo ditong talagang you might do some kind of pagsusunog ng kilay, no? Dahil sa pag-iisip or sa pag-weigh, no? Ng mga bagay-bagay, yung mga benefits ng isang opportunity versus the other, yung mga ganun sitwasyon, ano? Yun ang magpapaisip sa inyo, kumbaga, no? Aries, kaya good luck po sa mga opportunities na yan. What else? We have the Hermit energy. This is Virgo energy, kaya maaring meron kayong Virgo placement sa iyong chart. Maaari din naman na you are dealing with a Virgo, no? And ito na nga, kailangan nyo dito na mag-isip-isip, hindi ba, Aries? Kaya ang invitation sa inyo dito, put yourself in solitude, no? Para makapagmuni-muni kayo ng talagang totoong pagmumuni-muni. Yung you're going to be by yourself, muna, wala munang mga gadgets, wala munang kausap, no? At talagang focus kayo muna dito sa pakikinig sa iyong intuition. Go deep within, mag-tap in kayo sa inyong soul sa ngayon. Yun ang kailangan ninyo sa ganitong sitwasyon or sa pagkakataon na to, no? Aries, maaari din at may mga other things kayo na kailangang muni-munihan, may mga bagay kayo na kailangan pag-isipan talaga aside from this opportunities, no? Kaya magagawa ninyong maigi yan if you are going to put yourself into stillness, in solitude, spend time alone, no? At magmuni-muni kayo, no? So, what else, Aries? We have Two of Wands. Ayan, decision making. Meron talaga kayong decision na kailangan gawin dahil nga mamimili kayo ng opportunities, no? Kaya napakahalaga talaga dito na bigyan ninyo ng oras
ang bagay na yan. Mag-isip-isip kayo so that also mapunta kayo sa tamang sitwasyon. Diba? Pag-isipan ninyo, allow your intuition to be your guide dito sa kung ano man ang desisyon na to na gagawin ninyo. Nang sa gayon, wala kayong pagsisihan. Diba? At mapili ninyo ang best para sa'yo. Ang best option, best choice para sa inyo, Aries. No? Malayo ang iniisip ng iba sa inyo dito. No? Malayo. Malayo ang nararating ng isip din ninyo. So, most likely, this is parang serious, no? Na nausapin or serious na subject itong kailangan ninyong pag-desisyonan dito. Maaaring related din ito sa ano ninyo, sa major areas din ng buhay ninyo, no? Choices sa relationships, pamilya, pangkaperahan, no, trabaho, karera, no, maaring along those lines ang pinag-iisipan ninyo dito. For others of you dito, maaari din na you are setting your long-term goals. Kaya malayo din ang iniisip ninyo kasi future din ang pinag-iisipan ninyo dito, no? What are your plans for the future? Yung ganun. So, maaring ganun din ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. Kaya maaring malayo-layo talaga because we don't know what is going to happen, 'di ba, in the future. Kaya medyo suntok sa buwan ang pagpaplano natin para sa future. So, tingnan natin kung ano ang final message ninyo. For today, Aries, we have: when things don't seem to be working in your favor, trust in God, for He has better plans for you. Ayan, napagagandang mensahe sa inyo, no? Magtiwala lang tayo. Ano't ano man ang ganap sa buhay natin, napakahalaga na magtiwala lang tayo sa Panginoon. Because in the first place, hindi naman tayo bibigyan ng mga problema or challenges sa buhay na hindi natin kayang solusyonan, hindi natin kayang i-handle, hindi ba? At sa mga pagkakataong ganon na medyo nahihirapan tayo, tulad nito, yung pagdedesisyon, it could be challenging for you, you know? God can help us, no? Lagi at lagi siyang nandyan para sa atin. He is just a prayer away. Hindi ba? Kaya, anuhin na lang natin. Magtiwala lang tayo. And let's surrender. If you feel like medyo nabibigatan kayo sa bitbitin ninyong sitwasyon, no, sa mga concerns ninyo, lift it all up to God. At tutulungan at tutulungan ka ng Panginoon na mapagaan ang inyong dinadala. Okay, so Aries, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Leo for today. Pauna mensahe ni Leo ay the Empress energy. Napakaganda. This is a mother archetype, no? Kaya maaaring ang iba sa inyo ngayon, maaaring kayo isang nanay na, maaaring kayo ay may mga anak na, or may anak na, maaaring din na buntis kayo ngayon, no? Maaaring you are conceiving for your first baby. Maaaring ganun din ang sitwasyon ng iba dito sa inyo, no? So, definitely, meron kayo ditong aalagaan, or meron kayong inaalagaan, no? Maaaring ganun din ang ganap. And parang blooming kayo ngayon, Leo, no? Parang blooming kayo as in maring napakaganda, napakaaliwalas din ang inyong pakiramdam kaya nagbo-bloom kayo. This is also a very nurturing energy and also this is a very prosperous and abundant energy. Kaya most likely meron din talaga kayo ditong sisimulang bago because also ito din ay isang energy of creation. Kaya you're going to start something new dito that could be related to money, career, and finances. Related doon sa mga sitwasyon na maghahatid sa inyo ng financial success, prosperity, and abundance. So most likely, trabaho yan, karera, negosyo, yung mga ganon, ano? Yung source of income ninyo. So maybe meron kayong sisimulang ganun, no? Maaring may mga opportunities na dadating sa inyo ngayon or maaring kung dati na kayong may trabaho at established na kayo sa trabaho, maaring magiging successful kayo dyan sa trabaho ninyo ngayon and it's going to bring you more financial success, no? Leo,
So, good luck. So, what else? For Leo, we have 7 of Cups. Ayan. Speaking of opportunities dito na pangkaperahan, maaring yung opportunities na to sa 7 of Cups, ito na yun, ano? Maaring may mga multiple opportunities na parating sa inyo, and that could be related to those areas, no? Yung pag magiging source ninyo of ano, kaperahan, source of income ninyo. So, marami kayong pagpipilian dito. You may need to dig deep, no? Dito sa mga opportunities para din na makapili talaga kayo ng para sa'yo, makapili talaga kayo ng gusto ninyo, yung sakto or swak doon sa mga criteria ninyo, maaring ganun. And maaring dahil sa dami din siguro ng opportunities na parating, it may cause ano din, gulo sa isip ninyo, no? Maaring malito kayo dito. Kaya in cases like that, you can do your own research about dito sa various opportunities na to, then para nang sa ganun ay makakaano kayo, you can weigh things out, diba? Mako-compare ninyo mga opportunities na to kung alin nga ang mas mabuti. At saka napakahalagang sumunod kayo sa gabay ng iyong intuition, kasi yung intuition ninyo, ito yung magli-lead sa inyo sa tamang opportunity. Kung ano ang best para sa'yo, sigurado dun kayo dadalhin ng intuition ninyo. Kaya, it is also extremely important for you to tune into your intuition, lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon. We also have 2 of Pentacles, ayan. So, talaga, maybe you are juggling, ano ngayon, 2 opportunities. Maaring ito yun, ano? Maari, Leo, siguro ng iba sa inyo, may napili na or may mapipili na ditong dalawa. You're up to the last 2, ba? Diba? Siguro natanggal na ang iba, no? Hindi na nakapasa para sa inyo. So, maaring ito na yung dalawang opportunity na lang ang ginajuggle ninyo. Maaring you're comparing these 2, kung alin yung mas best para sa'yo, ano yung mas gusto ninyo, no? Kung alin ang sa tingin ninyo is doon kayo magiging masaya. So maybe yun, nandoon sa dalawang yun ngayon ang isip ninyo. Nagmi-minimine mo siguro kayo sa ngayon, ano? Para pagpilian kung alin ang mas gusto ninyo. Kunin na opportunity. For others of you, maaari din naman you are juggling too many things dito, Leo, no? Dahil siguro isa kang nanay, you are the Empress, maaring you have too much on your plate. So you're doing so many things. Marami kayong obligasyon, responsibilidad, you're taking care of many different things. Kaya maaring ano yun, multitasking ang ginagawa ninyo dito, Leo, no? Marami kang, siguro, siyempre, nanay ka, or you're taking care of your family, you're taking care of other family members, so, marami kang inaasikaso sa bahay, and at the same time, nagtatrabaho kayo, kaya maybe you have too much on your plate, no? So, you are multitasking dito, and you're juggling too many things. So, what else? For Leo, we have 9 of Cups. Napakaganda naman ito. Leo, this is falling in love. No, time for falling in love for those single dito. At, you know, siguro may meron dito manliligo sa inyo. Someone is going to ask you out. Yung mga ganun ba, no? May kilig factor. Maaari din na this is wish that is coming to fruition sa ngayon, ano? Leo, kaya magiging masayang-masaya ka din. This is a time also for happiness and joy dahil nga meron kang gusto sa buhay ninyo na makukuha ninyo sa ngayon, ano? Ito yon, 9 of Cups energy, a wish is coming to fruition. So, napakasaya din, ano? So, tingnan natin kung ano ang final message para sa inyo sa araw na ito. Leo, ganda ng angel, oh. We have plant the seeds of hope, nurture them, and watch them grow. Ayan. So, napakagandang mensahe ito para sa inyo. Lagi lang natin bubuhayin ang hope natin sa puso natin, because when we have hope lagi sa puso natin, good things are coming your way, no? Yung mga magaganda at positibong pangyayari ang maaaring dumating sa inyo, yun ang mga maa-attract ninyo, because you are always hoping for the best, you are always hoping for what is good, for what is
can be supportive of your soul's growth and your soul's evolution. So good luck to that, Leo. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Sag. We have 3 of Wands. Napakaganda nito. This is good fortune energy. Sagittarius, maswerte kayo sa ngayon. Kung ano man ang gusto ninyong gawin, may mga plano kayong gagawin ngayon na endeavor. You know, this is the best time to start, no? Habang ang swerte ay nasa inyong horizon. So, napakaganda. Parang ang iba dito sa inyo, you know, ang layo din ng iniisip dito. Siguro meron din plano kayo, no? Na siguro it's a long-term goal din, no? Long-term goal din dito ang pinagdediskartehan ninyo, Sag, no? And maybe you're also waiting na for a perfect timing lang at magsisimula na kayo. So, maaaring ganun din ang ganap dito. Kasi parang may hinihintay kayo. Malayo ang inyong tingin, may hinihintay kayo. So, parang ano to, maaaring expansion ito, no? Na ano ninyo, binabalak ditong gawin. This could also be travel, no? Sagittarius, this could be also travel for some of you. Maaring malayo din, ano? Ang travel ninyo dito, malayo, mahaba yung path na pinapakita sa card na to. So, most likely, international travel ito. Maaring ang iba sa inyo, lilipad na papuntang ibang bansa. Maaaring for migration yan, maaaring for pag-aaral, or maaaring job opportunity ang nakuha ninyo overseas, at maaaring naghihintay na kayo ng, siguro ang iba sa inyo naghihintay na ng flight sa ngayon, or maybe may hinihintay na lang kayong papeles, no, travel documents siguro, and maaaring lilipad na kayo, no? So that is possible. So what else for Sagittarius? We have 9 of Pentacles. Napakaganda naman ito. Swerte-swerte ninyo talaga ngayon, Sagittarius. And 9 of Pentacles, this is financial comfort, no? Financial comfort. Ito yung bunga ng inyong pinagsisikap, ng inyong pinaghirapan, pagtsatsagat lahat, you know. Ito na yon. Ito na yung period wherein mahahawakan nyo na yung kita ninyo, or mahahawakan nyo na yung ano talaga, yung bunga ng hard work ninyo na ginawa, no? So you are entitled dito to enjoy that, to savor that, no? Kaya ano din kayo, chill kayo ngayon, no? Sagittarius, give yourself time para naman na i-enjoy ninyo yung fruit of labor ninyo na to, i-enjoy ninyo yung pagkakataon na to na you can enjoy the luxury, kumbaga kahit konting luxury lang para sa sarili ninyo, parang treat nyo din yan sa sarili ninyo for the job well done, no? So what else? We have Page of Pentacles. Beautiful, no? Napaka puro swerte ito, no? Sagittarius, dito sa Page of Pentacles, this is opportunities din, no? This is good news, wonderful news coming in sa inyo. These opportunities, this news of opportunities are related sa inyong money, career, or finances, or maaari din na related dito sa mga property, no? Kasi maaaring ang iba sa inyo is planning to buy a property, bahay, ganon, no? And maaaring meron kayo ditong update na sa mga inapplyan ninyo or sa mga pinag-filean ninyo ng offer, no? Maaring din na yan ay loan, no? Maaring ganon para sa pag-aaral or para sa pangkapital pang negosyo. That is also possible for some of you, Sagittarius. So, maswerte kayo, no? Pagdating sa mga source of income, sa mga pagkakakitaan pa, yung future pa na money path na maaaring magbukas dito. Good luck sa iyo, Sag. We have Page of Wands. Ayan, there are more news coming in. So, maybe yung balitang ito din, ano? This is related to your to opportunities din na magbubukas din ng pinto para sa'yo. Maaaring trabaho, karera, negosyo din yan. Pero maganda rin dito yung opportunity na yan, ano? It would allow you na magamit ninyo ang inyong passion. It will allow you to express kung ano man yung talents ninyo, yung mga creative ideas ninyo, creative prowess ninyo, yung mga ganon, creative juices ninyo. Kaya this is exciting as well, no?
maaring ma-excite kayo dyan sa mga balitang yan, no? Kasi siguro, yan din yung mga opportunity na matagal na din ninyong minimithi na sana magkaroon kayo. Kaya, ano kayo dyan, talagang it will make your heart sing, kumbaga, no? Pagdating ng mga balitang yan. So, tignan natin ang final message ninyo for today. Live in gratitude, for gratitude is the ultimate state of receivership. That's true. Pag lagi tayo nagpapasalamat, pag ginawa nating habit ang pagpapasalamat sa ating mga blessings na natatanggap sa buhay natin, mas maraming blessings, mas maraming prosperity, abundance, and good things ang maaring dumating sa atin. Yun ang ipapadala sa atin, no, ng divine universe. Dahil marunong tayong magpasalamat, marunong tayong mag-appreciate, no, ng blessings. Kaya there will be more blessings na dadating. So, Sanj, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.